Hindi to ang gusto kong mangyari! Hindi to! Mami! 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 Nagpakamatay na ba? Ay, ganyan naman talaga yan pag nalalasing na sobra eh. Parang nababalyo. Hindi alam ang pinagagagawa. Mami, huwag mo nang gagawin ulit yan, ha? Hindi kita iiwan. Sasamahan kitang lumaban. Basta nasa tama. Kung ayaw mo talagang aminin na ikaw ang daddy ko, fine. Desisyon mo yan. Pero sana lang hindi dumating yung oras na ma-realize mo na tama yung sinasabi namin ni Mommy. Dahil kapag dumating yung time na yun, wala ka ng pamilyang babalikan. Ikaw naman ang maghahabol sa amin ng Mommy ko. Wala akong naisip, wala akong nasabi, wala akong nagawa habang nagsasalita siya. Ramdam na ramdam ko yung pain sa puso niya. Para ba ako'y nasasaktan para sa kanya? Tinanggihan na niya nga tayo. Baka isipin nun ang kulit-kulit nating mag-ina. Gusto ko lang bigyan ng closure yung pag-claim ko sa kanya bilang tatay ko. Para malaman niya na kaya nating mabuhay kahit wala siya. Well, we are going to have a coming out party. Anong coming out party? Naku, Mars. Ipapakilala ka nitong jowa mo sa alta sosyedad. Kaya-kaya niyang tapatan kung anong meron ka. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, babagsakin mo na yan. Ma'am Ivy! Ma'am! Hindi ko na kinakalis si Ma'am Ivy. Natatakot na ako. Parang nabukalim na, naloloka na, kakainima ka na. Ano pong pinag-uusapan niyo? Bakit parang narinig ko yata yung pangalan ni Mommy? Parang nababaliw na. What? Maya Flor! Pa, ang ganyan ang tingin mo sa akin. Galit ka na naman sa akin? Ha? Anong rason mo? Dahil hindi ako pumasok sa opisina today. O dahil lasing na naman ako. Tell me! Ano? Mahirap sa'yo. Puro kasalanan ko lang alam mo eh. Pero yung kasalanan mo sa akin, hindi mo alam. Kung hindi mo pinakialaman yung buhay ko, hindi mangyayari sa akin yung paghihirap ko ngayon. Kung hindi mo kami pinaghiwalay ni Nelson, hindi siya mapupunta doon sa larang yan! Bakit ako nagkakaganito? Ang laki ng
Eh, bakit kailangan ng coming out party na yan? Eh, yun ang gusto ng Tito Alfred mo eh. Ano magagawa ko? Yun ang pinagpipilitan niya dahil gusto raw niya ako ipakilala doon sa mga kaibigan niya, doon sa mga kasosyo niya sa negosyo. Kuya, umaten ka na. Tapos sama mo din si Ate Rachel tsaka si Baby 30. Tikal ko na silang di nakita eh. Walang kasama ang kuya mo sa party ko. Yung apo ko lang ang pwede mong isama, Junior. Hindi mo pwede isama yung asawa mo at saka yung angkan niya ng kriminal. Titignan ko na. Uy, ako mga ako, ha? No, ayaw. Titignan. Hindi, gawin mo. Huwag mong ipangako lang sa akin. Gawin mo. Sa gabing yon, napaka-espesyal nun sa akin. Gusto ko ang makasama ko yung mga taong mahalaga sa akin, yung mga taong mahal ko. Kasama ka doon, Junior. Ano ba itong nagawa ko kay Papa? Ivy! Inaway mo daw si Papa? I'm sorry, hindi ko naman gustong mangyari yun eh. Lasing na naman ako eh. It's okay. I understand. Pero, mali naman ang pinili mo emotional outlet. Huh? Si Papa can do you no harm sa present condition niya. Dapat, doon sa nagbibigay sa'yo ngayon ng problema. Si Laura. Achi, hindi naman madaling gawin yung gusto mong mangyari. Mahirap na kasi malakas na siya ngayon. May kinakapitan na siya eh. Eh di, lalo na ngayon, kailangan ka magpursige. Eh isang kembot na lang ng muchachang yun, laglag ka na sa laban. Huwag mo hayaan mangyari yun. Hayaan mo, Ivy. Lagi ako nasa likuran mo, ha? Ang dapat mong gawin ngayon, pumunta ka dun sa coming out party ni Nelson at doon mo siya sirain. Okay, Achi. Susundin ko yung payo mo. Total naman, homewrecker ang tingin nila sa akin dalawa ni Nelson eh. Hindi paninindigan ko na. Para maranasan naman nila yung pinaparamdam nila sa akin, paghihirap at kay Rachel. Dahil sa kagagawa nila. Good. Oh my gosh. Rachel, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi pa ka tayo napapansin para wala ka sa sarili mo ako na. Si Mami kasi lately parang iba yung kinikilos niya. Kanina lasing-lanasing siya, tapos si Angkong yung naharap niya, sinumbatan niya, pinagalitan niya. Pati nga yung mga maids natin na-alarm na rin eh, kasi napapadalas yung pagwawala niya. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa pagre-reject sa amin ni Daddy, o baka dahil lang kasi nalululong na siya sa alcohol. Baka naman kasi depressed lang si Mami itong mga nakaraan, di ba? Kinakatakot ko kasi, June. Kung depression man yun, baka kasi lumala. Natakot ako para kay Mami. Hindi niya deserve mabaliw. Ulitin mo nga sinabi mo, Junior. Ay, hindi kasi talaga makakapunta sa coming out party mo eh. May pinagdadaanan kasi si Rachel, hindi ko naman siya pwedeng iwanan. Eh, ba't ba kasi kailangan isama mo yung babaeng yun eh? Hindi ba sinabi ko sa'yo na ikaw lang ang gusto kong makita doon sa party? Ay naman. Hindi mo nang makakatan ng party mo na hindi kasama yung asawa ko eh. Na may pinagdadaanan nga kasi si Rachel, hindi ko siya pwedeng iwanan mag-isa. Limtik eh, naman problema kasi yung tao eh. Tapos ako nagsasaya. Hindi, sabihin mo, limtik talaga yung babaeng yon. Buwisit talaga siya sa pagsasama nating mag-ina.
Mars, ano ba? Kalma lang. Ang makeup mo, oh, mamupulas. Ayoko itong mukha mo. Mars! Ay! Anong drama to, ha? Mars, ano ba? Wait. Ang ganda-ganda na ng makeup. Nay, ano ba? Eh, ba't hindi ka rin naman pupunta, di ba? So, ano pang pagsilbi ng pagbigay ko ng makeup na ito? Pagpapaganda ko kung hindi ka rin naman pupunta doon sa party ko. Alam mo, lagi mo talaga akong dinidismaya. Ayaw mo akong makitang masaya, ayaw mo akong makitang maganda. Ha, Junior? Di ba? Ha? Nay, naaway mo na naman si Kuya. Hindi ako nangaaway kung walang dahilan, Gigi. Nay, huwag kang umas ng parang bata. Nakakahiya sa mga tao dito. Eh, ikaw, hindi ka ba nahihiya sa kanila? Eh, pinapakita mo pa sa kanila na hindi mo ako sinusunod. Hindi mo sinusunod ang kagustuhan ko dahil lang doon sa babaeng yon, dahil doon sa buwisit na asawa mo. Sige na. Umalis ka na, hindi ka na namin kailangan doon sa party na yon. Kung ayaw mong pumunta, wala ka na rin pakialam na manood dito, makialam dito, at malaman kung ano pa mga plano ko para sa party. Kaya umalis ka na. Iwan mo na kami! Yun naman ang lagi mong ginagawa eh! Sorry, eh. Sige. Ayaw sa akin. Oh, Ivy. Ready ka na ba? Ready na. Bibihis na lang ako. Sige. Mamaya na yan. Ubusin muna natin ang boteng to. Basong to? Boteng to? Eka, parang parami na inim natin, ah. Okay lang yan. Para lalong lumakas sa loob mo, pagkaharap mo na si Laura. Tama. Dahil kailangan isa lang sa amin dalawa ang matirang nasa itaas ngayong gabi. At siguraduhin mong ikaw yun at hindi siya. Gentlemen, presenting the very beautiful Mrs. Laura Benitez. Wow, ang ganda naman ni Nanay. Yeah. You look beautiful. Thank you, Uncle. No need to thank me. Ginawa ko to dahil mahal kita. I should be the one thanking you for being my wife. Napapasalamat ako sa lahat ng mga pinapakita mong kabutihan sa aming pamilya. Hindi ka ba sumama? Sumama saan? Sa mami mo! Kay Tito Ivy. Saan naman siya pupunta? I'm pretty sure nandun siya sa kwarto niya. Natutulog dahil papasok siya sa office bukas. No. Pumunta siya dun sa coming out party ng mother ni June. Hinatid pa nga ni mami eh. June, ano yung coming out party daw ni Nanay Laura ngayon? Oo, kasi si Tito Alfred may inihandang coming out party para kay Nanay. Kailan mo nalaman? Kay Phoebe. So, totoo pala yun? Ay, gusto mo ba pumunta? Hindi na kasi kita niyaya kasi alam ko hindi ka naman sasama eh.
Yan doon naman si Tito Alfred, ayaw mo makita. Tapos si Mami, di ba nagkaroon ng problema ng nakaraan? Hindi, hindi. Hindi naman ako pupunta doon kahit noon mo pa sinabi yan eh. Kaya lang kasi si... Kaya lang? Si Mami nandun siya eh. Nagpunta siya. Sigurado ka? Oo. June, natatakot ako eh. Bakit hindi siya nagpaalam sa akin? Ba't hindi niya ako sinabihan? Baka mamaya kung anong gawin ni Mami doon eh. Kailangan natin siyang sundan. Sige, mabibihis lang ako. Thank you, Archie. Are you sure hindi ka papasok sa loob? No need. Ikaw lang naman ang kailangan doon. Gabi mo to, moment mo. Thank you, ha. Alam mo, ikaw lang talaga yung papalakas ng loob ko eh. Thanks for your support. Oo. Porke pa pa tayo naging magkapatid kung hindi tayo magsusuportahan. Good luck, ha? Ay, wait. What? Kunin mo to. Oh, for? Sige na. Kailangan mo yan. Protection yan. Eh... Susugod ka sa lungga ng kalaban. Wala kang paglaban. Amo, bad ka. Eh, pagka nagkaipitan, gamitin mo yan. Okay lang yan. Okay. Pasok ka na. Sige. Good luck, ah. Okay. Oh, ingat. Ingat. Pakibilisan naman po. Baka kasi kung anong mangyari dun eh. Rachel, relax ka lang, ha? Wala naman sigurong gagawing masama yung mga pag-ibig. Huwag muna tayo mag-isip ng negative, okay? Okay. June, tinatry ko naman kumalma. Kaya lang iba kasi talaga yung nararamdaman ko eh. Kuya, pakibilisan na lang po. Thank you for coming. Thank you for coming. Alfred! Mr. Ricobor, thank you for coming. I'm glad you came. Of course! Pwede ba naman kitang pahindian? I want you to meet my wife, si Laura. Hi, Laura. Alfred, totoong balita. Napakaganda ng asawa mo. Salamat po. Okay lang yan. Kaya mo ng bisita. Dadating pa ba? Maraming yes. Pag-change. Si Junior ba? Ano? Nakita mo na? Ay, naku, Mars. Kanina pa ako pa ikot-ikot dito sa venue, pati nga dun sa likod tiningnan ko. Talagang wala ang Junakis mo. Sorry to say. Pero alam mo, Chef, sa palagay ko, mamaya konti darating din yung anak na yun eh. Siguro naman kahit na may mga nasabi akong masakit na salita sa kanya, hindi naman niya siguro matitiis na hindi ako makita ngayong gabi. Di ba, Che? Well, let's just hope for the best. Basta, enjoy mo na lang itong party mo. Ha? Okay? Sige. I-check ko lang muna yung buffet, ha? Kung everything's in order, okay? Thank you. Just enjoy. Relax. Is everything okay? Thank you for coming. Thank you, thank you. Hi, welcome, welcome. Welcome. Gulat kayo? Am I not welcome you? Na nakapasok ko na dito. Baka bigyan mo pa kami ng kahihiyan. Sige na. Marunong ka rin pala makipag-plastikan, ano? Pinaninindigan mo ba yan para magmukha ka social at humagoy sa asawa mo?
Phoebe! Phoebe! Nasaan si Rachel? Ah, kanina pa sila sumunod. And of course, binigay ko sa kanila yung address ng venue. At para hindi na sila maligaw at mahuli sa unfortunate event na naghihintay sa kanila. Good! Maasahan talaga kita. Siyempre, mana ako sa mommy ko. Tama! Pero sige lang, i-push mo lang yung paninira sa mag-asawang yan. Tapos, pagka nagkahiwalay sila, mawawala na rin yung asungot na junior na yan sa kumpanya. Ako nang bahala kay Ivy. Alam ko nang gagawin sa kanya. Hanggang ngayong gabi na lang siya. Bukas, tapos na ang problema natin sa kanya. Magiging ate na ang kumpanya. Apo? Of course! Good to see you. Oh, hi! And you are? Ryan. Oh, hello. Come on. Oh. Let's drink to whatever. Excuse me. Can I have a minute with her, please? Sure. Yeah, thank you. You're hurting me. Talagang masasaktan ka kung hindi ka titinog. You're drunk. Yeah. Can you please leave? Why? Bakit mo ko pinapaalis? I'm still enjoying your party. Or, naiinis ka dahil mas gusto akong kausap ng bisita mo kesa dun sa asawa mo na dati ko. Cha-cha! Pwede ba? Tigilan mo ng panlalait sa asawa ko. Magkapantay na kayo ngayon. No, of course not. Kahit kailan hindi kami magiging kapantay. Bakit? Ano bang pinagmamalaki niya? Inagaw ka niya sa akin? Papawiin kita, Nelson. Tandaan mo na. Hindi ako stop calling me Nelson. I'm not Nelson. Nelson. Nelson! 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 Stop it! Stop it! Ikaw nga si Nelson. I know that kiss. Pwede ba kitang makausap? Ipapsa. Lisa. Oh, the jealous wife. Nakita mo ba kung paano ako hinalikan ng asawa mo? Hindi. Ang nakita ko kung paano mo siyang hinalikan. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi mo matanggap. Naiilusyon mo. Ilusyon lang talaga. Hindi na buhay si Sir Nelson. Binailagay mo sa utak mo. Siya si Nelson, at alam mo yan. Ginagamit mo siya para gantihan ako. Talaga ka nababaliw pa na talaga, Ivy. Oo. At pagtuluyan akong mabaliw, matakot ka. Dahil babawiin ko si Nelson sa'yo. Tandaan mo yan. Hindi mo siya mababawi sa akin. Oh. Dahil akin na siya. Oh. Palabasin mo yan dito, ha? Chik-chik. Baka mamaya gumawa pa yan ng gulo dito. Mabuti pa siguro ikaw na lang. Sige na, tapo mo yan palabas dito. Hindi natin kailangan ng isang baliw dito. Sige. I think you should leave right now. Don't be rude.
I'm a member of the business community, so don't talk to me like that. Sorry. Make sure na umayos yung babae niya na kundi malalabasin ko yan dito. This is my final warning. Okay. My beautiful and loving wife, Miss Laura Benitez. Sobrang disturbed na ni Mami. Hindi niya na makontrol yung mga kinikilos niya. Baka nga mapunta pa siya sa psychiatric ward dahil sa mga ginagawa ng nanay mo eh. Sorry kung hindi kita masusuportahan sa Mami, Ma. You saved Dragon Star! At walang kamalay-malay si Tita Ivy na dahil dyan sa kapalpakan niya, nakukuha ko na ang posisyon niya sa kumpanya. Magiging reyna na rin tayo sa kumpanya at sa pamamahay na to. Ivy. Nandito ka.